Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa pagkain ng manok? O mga putahe na sinasangkapan ng manok? Ngunit papaano naman kung ikaw ay nasa gitna ng kagubatan at wala kang mapagkunan o mabibilhan nito? Ano ang maaari mong gawin? Batid mo ba na may isang natatanging fungus pala na kasing sarap at kasing lasa ng manok? Ito ay ang fungus na kung tawagin ay Lytiporus. Saan mo nga ba ito makikita at papaano nga ba ito kakainin? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Tag-ulan na naman at panahon ng mga kabuti, lalo na nga kapag kumikidlat at kumukulog sa gabi. Nakakain ka na ba ng ilang klase ng kabuti? Kabuti na maaaring tumutubo sa mga tuyong katawan ng saging, sa katawan ng tuyong kahoy at mga nabubulok na puno. Masarap ang putahe na sinasangkapan ng kabuti. Nagdadala ito ng dagdag texture at kakaibang earthy na lasa sa mga pagkain. Subalit, narinig mo na ba ang kabuting ito na kung tawagin ay Lytiporus? Isang uri ng kabuti na kasing lasa at kasing sarap daw ng manok. Maraming hayop ang pinaniniwalaang kalasa ng karne ng manok, katulad na nga lamang ng palaka, ng ahas, at ng bayawak. Subalit kung ikaw naman ay isang vegetarian, ang kabuting ito ang maaari mong subukan. Kabuti na napaka-flexible lutuin, gaya ng manok, maaari mo rin itong sabawan, iprito, at ihawin. Ano nga ba ang kabuting ito? Ang Lytiporus ay isang nakakaing klase ng kabuti sa hanay ng mga fungus. Kilala rin ito sa ibang katawagan kagaya ng sulfur shelf, chicken of the woods o chicken mushroom, sapagkat ang lasa nito ay maaaring maihambinga sa lasa ng manok. Subalit maraming klase ng kabuti ang maaaring kahawig ng kabuting ito. Kung kaya naman, mainam na huwag kayong basta-basta kumuha nito. Ang chicken mushroom ay isang animoy mga pile ng dahon na may kulay na naglalaro sa orange at dilaw, at kadalasang tumutubo sa mga nabubulok na katawan ng oak tree at iba pang kahoy. Madalas silang makikitang tumutubo sa panahon ng tag-ulan o fall season. Sa bansang Germany at North America, isa nga ito sa kanilang ipinagmamalaking delicacy. Ang kabuting ito ay napakabihirang makita sa mga pamilihan. At kung palarin ka man, ito ay may presyong maaaring naglalaro sa $25 o 1,250 pesos dito sa atin sa Pilipinas sa bawat kilo. Subalit ang pagkain mo ng kabuting ito ay nangangailangan ng tamang kaalaman, proseso at pamamaraan, sapagkat ang ilan sa mga kumainan nito ay nakaramdam ng mga mild reactions kagaya ng pamamaga ng labi, pagsusuka, pagkahilo at halusinasyon. Kung kaya naman, mainam na kung titikim kayo nito ay pakunti-konti lamang, at siguruhing ito ay sariwa at bagong harvest. At kung ayaw nyo namang isugal ang inyong kalusugan, ay maaari namang kayong gumamit ng mga mushrooms na mabibili at aprobado na makikita sa mga pamilihan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.